si Juan ay inutusan ng kanyang inang si Ali Maria. Juan, pumunta ka sa palengke at bumili ng mga alimango. May uulam natin sa pananghalian. Binigyan ng ina si Juan ng pera at pinagsabihang lumikad na ng hindi tanghaliin. Nang makarating si Juan sa palengke, ay lumapit siya sa isang tinderang may tindang mga alimango at nakiusap na ipili siya ng matatapa. Biniyaran ni Juan ang tindera ng alimango at nagpasalamat siya. Umuwi na si Juan, ngunit dahil matindi ang sikat ng araw at may kalayuan din ang bahay nila sa palengke, ay naisipan ni Juan magpahinga sa ilalim ng isang punong kahoy na may malalabay na sanga. Naisip niyang naghihintay sa kanya ang ina, kaya nai pa siya niyang paunahin ng pauwiin ng ang mga alimango. Mauna na kayong umuwi. Mapapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Lumakad na kayo at pagdating sa ikapitong kanto ay lumiko kayo sa kanan, ang unang bahay sa gawin, kaliwa, ang bahay namin. Sige, lakad na kayo. Kinalagan ni Juan ang mga tali ng mga alimango at pinabayaan ng magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos ay humilig na sa katawan ng puno. Dahil sa malakas ang hangin, ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang magising si Juan, nag-iingat at tinatamad na tumayo. Nararamdaman niyang kumakalam ang kanyang sikmura. Nagmamadali na umuwi si Juan. Malayo pa siya ay natanaw na niya ang kanyang ina na naghihintay sa may puno ng kanilang hagdan. Agad na sinalubong ni Ana Maria ang anak pagpasok nito sa tarangkahan. Juan, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasaan ang mga alimango? Bakit po? Hindi pa po ba umuwi? Nagulat ang ina sa sagot ni Juan. Juan, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, kaninang umaga ko pa po pinauwi ang mga alimango. Akala ko po ay narito na. Juan, paano makauwi dito ang mga alimango? Walang isip ang mga iyon.
hindi naunawaan agad ni Juan ang paliwanag ng ina. Takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na may isip ay naliwanagan si Juan na mali nga ang ginawa niyang papauwi sa mga alimango. Aral, unahin ang inuutos ng ina at iwasan ang pagiging tamad. Huwag utusan ang mga hayop na mga gawaing pangtao dahil hindi lahat ng tao hayop ay may kakayahang sundin ito, si Juan at ang mga alimango.